Hello guys, araw po na ito ay tuturuan ko naman po kayo kung paano gumawa ng pangtali sa buhok, pang pony. 'Di ba may nabibili kayo sa palengke na yung mga telang mga pang pony. Ayan, ituturo ko po sa inyo kung paano 'yun gawin sa pamamagitan lang po nito. Itong retaso na 'to, 'di ba maliit lang siya na retaso, pero 'di ba pantapo na lang siya. Pero may pakinabang pa pala siya. Pwede pa natin siyang mapakinabangan at kapirasong garter din. Ayan. Ayan. Samahan niyo po ako guys para gawin na natin ito. Medyo na siguro to. Mahaba naman to. Masyado. Bawasan natin siya. Ayan. Ganto lang siya guys. Ang gagawin natin ay syempre tatahiin muna natin sa magilid para mabuo siya. Sa halip na yung mga ang itinapamponi ay mga sanrio or Roma. Ganito na lang. Kasi ang mga sanrio po at saka goma, makakasira pa yung ng hibla ng buhok. Kasi parang na kinakagat yung buhok eh. Ayan. Parang magigay. Inulit na. Gawin natin ay babalikta rin natin siya. Siyempre, kailangan natin na vertible pag pambaliktad. Ganyan lang guys. Baliktad, baliktad. Diba? Mabilis lang siyang gawin. Kahit sa kamay, pwede nyong gawin ito. Kung wala kayong makina, pwede nyo itong gawin sa kamay lang. O, dito pa nga lang formang na siya. Formang pamponi na siya. Ayan. At kayo naman po ay isuot na natin ang garter. Pwedeng mas maliit. Pwede naman medyo malaki-laki ang gawin. Yung, depende po sa inyo kung yung magugustuhan nyo. Pero sa mahahaba ang buhok, mas maganda yung medyo malaki yung para maipupuyod ng maayos yung buhok. Ayan. At dahil yung garter ay nasa ilalim, kaya ang una nating tatahiin ay garter. Ayan. Tahiin natin yung garter para magdugtong siya. Garter. Yeah. And then doon naman tayo sa syempre dito sa tela. Ayan, no? Formang na yan. Formang pamponi na yan. Siyempre naman, kailangan naman natin pagdugtungin yung tela. Ayan, ganyan guys. Ganda ng tingnan, no? Hindi pa yan hindi pa yan diretso. Anong muna natin? Siyempre, kailangan muna natin tahiin para mas maganda. Medyo mahirap na siyang tahiin sa
Kaya, gagamit tayo ngayon ng, ayan, eto. Mas madali itong ipang, ano, ipang tahi ito. Kasi, ayan. Mas madali siyang tahiin ito. Guys, pagbuktungin lang ninyo ito. Ganun lang. Parang iilalim mo lang yung isa. Tapos, itong isa naman, ay yung dulo ng isa, ilalim mo doon sa kabila. Tapos, para hindi halata yung pinagdugtungan, na, o kaya baka yung tela nyo ay nagbubusbos, kaya tiklupin nyo ng ano, ng medyo maliit. Tiklupin nyo, ayan. Para mas magandang tingnan, pulidong tingnan siya. Ayan. Tatahiin na po natin. Ang pagtahi po nito, yung ano, yung tahing hindi siya makikita. Ayan. Kaya ang lahat talaga, matyaga ka lang talaga sa mga bagay-bagay. Ay... ano, yung mga bagay na akala mo ay itatapon na lang, mapapakinabangan mo pa. Ayan. Sa katulad namin na puro kami babae dito sa bahay. Ayan. Dahil puro kami babae, kailangan namin yung pamponi araw-araw kasi yung mga buhok namin ay puro mahahaba. Eh, pag minsan, wala kaming makuha. At alam nyo na kung saan-saan na lang napapalagay. Minsan nalalaglag. Sa kung saan kami pupunta. Kaya walang, ano, walang pony. Ayan. Ayan na, guys. Ayan, tapos na siya. O, diba? O, isang ano na yan. O, diba? O, maipantapo na yan. Pero ito ngayon, o. Pang-pony na siya. Sa ano, sa palengke, mabibili mo po ito ng 10 piso. Opo, 10 piso po yan. So guys, salamat, salamat. Sana po may natutunan po kayo sa aking itinuro sa araw na ito. Ayan, don't forget to subscribe to my channel. Ayan, Jellicent Channel po. Sa susunod po guys, tuturuan ko naman po kayo gumawa ng headband or torba na tela. Ayan. Sa susunod po yan na aking video. Bagan nyo po.